Hello, this is Sen and welcome to another video. So today I'm going to share two variations of the heel toe jump rope break. First is yung basic and then the second one, medyo complicated pero nadadaan naman yan sa practice. But before anything else, please not forget to subscribe to my channel and hit the bell para ma-notify ka whenever I have new videos like this one. Okay, so let's start with the first one, which is the basic na heel toe. For some, tinatawag din nila tong heel toe shuffle. Pero basically, yun, as the name suggests, heel toe yung magiging movement ng mga paa natin. And ang counting is every count tatalon tayo. So, heel toe. Heel toe. So, para siyang boxer skip kasi meron kang parang ganung movement sa paa mo. And for some, kapag yung medyo sanay ka na, you can even bend it a little para magmukha talaga siyang dance move na rin. Pero kapag beginner ka pa lang, doon tayo mag-start sa ilalabas mo lang yung heel mo, kung saan, kung alin yung heel, tapos yun yung ipo-point mo sa ground, and then ibabalik mo lang siya doon sa center, tapos toe naman yung magpo-point sa ground. Para ka lang ding nagsasayaw ng mga ganun-ganun ka, diba? Pero, again, yung ganyan practice na footworks lang muna, wala pang jump rope kasi mas magiging complicated na kapag nagsama tayo ng jump. So, yun. Ayan, ang dali lang, diba, ng number one. So, itong number two, medyo complicated and medyo natagalan bago ko siya nagawa talaga kasi bukod dun sa mas marami siyang footworks, kailangan sakto rin yung timing mo. Dahil yung every count natin dito is hindi tayo tatalon. And at the same time, kailangan madelay natin yung pag-ikot ng rope at paghampas niya sa floor. So, alam niyo ba yung song na one two step ni Ciara, yung anyway, yung kasi talaga yung pumapasok sa isip ko kapag ginagawa ko tong trick na to. Kasi parang yun yung dance move na gagawin natin. Pero may kasamang jump rope. Okay, so pag break down natin yung footworks, ang iisipin na lang natin instead of 1-2-step is jump 2-step. Every time you jump, merong paa na nagba-backwards and then pag nag-2 tayo, merong paa na naka-forward and magsa-step tayo papunta sa kabilang side. Tapos ang next move naman natin, kung ano yung naiwan na naka-point pa-forward, yun naman ulit yung magba-backwards and then magsa-step forward yung isang paa. And then, kung ano yung nasa likod, yun yung magsa-step pa-kabila. Again, pwede na rin siyang practicein ng walang jump rope kasi talagang medyo complicated siya. Pero at the same time, practicein mo rin yung delay ng ikot ng rope. And I find it best kapag imbis na malapit sa katawan ko yung I don't know kung tama tong form na to, hindi siguro. Pero, yun yung nagagawa ko talaga para madelay ko yung ikot ng rope is lalawakan ko rin yung layo, yung distance ng kamay ko dito sa katawan ko. Kasi parang ang ideal, diba, is malapit siya sa katawan natin. But in this trick, parang mas makakatulong kapag medyo mas malayo siya kasi mas madedelay mo yung ikot ng rope. So, every jump, two step, jump, two step, jump, two step. Anyway, mapakita ko na sa video. So, ayun lang. Medyo mahirap tong trick na to, especially for beginners talaga. Pero madadaan naman yun sa practice. Lahat naman ng jump rope trick, naniniwala ako na madadaan yun sa practice. And
iba yung fulfillment kapag nagagawa mo na siya and kapag kaya mo na siyang isama sa mga freestyle mo na hindi ka na halos mag-iisip kung paano mo siya gagawin, di ba? So, ayun lang. If you like this video and nakatulong to sa'yo, please do give it a thumbs up. Help me out. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching. Until next time. Bye!